Hello guys, welcome to my YouTube channel. Here we go again. This is a 40k ideas. So guys, may share lang po ako sa inyo kunting tips or kunting kalaman. So nga, bali ang gagawin po natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin malaman ng isang cellphone ay fake or original. Katulad nito ay isang iPhone. So marami kasi ngayon naglabasa na iPhone na mas mura. So ito po yung 11 na Pro Max, iPhone 11 Pro Max. So mayroon nagsasabi sa akin na mabibili na daw ng $150. So ngayon, i-share ko lang sa inyo guys kung paano natin malaman kung ang cellphone ay isang fake or original. So sundan nyo lang ako, papakita ko sa inyo by step kung paano natin na malaman. Doon kasi makikita yung mga history ng cellphone, kung ito ba yung lisensyado or di ba siya nirecon. Doon kasi natin makikita. So ngayon, ang hawak ko ngayon is ay dalawang cellphone na iPhone 6 and then iPhone 11 Pro Max. So kasi yung iba parang original talaga siya. Kumbaga yung mga icons niya, makikita mo ay gayang-gaya yung sulat, gayang-gaya pati yung barcode ginagaya nila sa box. Pero kung talagang magaling ka magbusisi, malalaman mo siya ay fake. Pero ito yung method na ituturo ko sa inyo guys, ay talagang di ito pwedeng magsikin. So okay guys, kung sino po yung bago pa sa aking channel, so huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin yung button bell. Tsaka kung bit nyo itong aking tutorial, huwag nyo pong kalimutan mag-like. So ngayon, ipapakita ko sa inyo at sundan nyo lang ako kung ano ang ating gagawin. So guys, uulitin ko, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung button bell para updated po kayo sa aking mga video na gagawin, na katulad nito isang tutorial na dagdag kalaman. And then kung bit nyo itong aking tutorial, paki-like na lang. At kung inis may suggestion kayo, mag-comment na kayo sa comment section. So umpisa na natin yung sinasabi ko na paano natin malaman yung isang cellphone, iPhone, na ito isang fake or original. So punta tayo sa settings. So liwanagan muna natin. So uulitin ko lang, marami kasi ngayong cellphone naglabasan puro mga fake. So namimili tayo ng mas mura, pero papamura tayo pag ganun. Eh kung bibili naman tayo ng cellphone, dapat doon tayo sa mga sa lisensyadong mga store. So huwag tayo basta-basang bumili ng cellphone sa online. Mura nga, pero mapamura ka din. So ngayon, una punta tayo sa settings. So hindi pa natin to na-upgrade. So general and then about phone. So kung nakita nyo yan guys, yan nakikita natin yung name, software version, model name, model cell, number, cellular number, test ko yung warranty, ano pa, hindi pa expire yung warranty nito, bago pa. And then yan, kung nakikita nyo to guys, yung ano, scroll natin, sana yan, IMEI, yan, i-ano mo nilang, i-copy. So bali lahat ng ano cellphone mayroon nito eh. So ito yung ano, hindi talaga natin madadaya. So long press nyo lang para mag-copy mo siya. Long press and then pinutin mo yung copy. And then punta tayo sa Google Chrome. I-search natin dun yung ano, yung IMEI na number natin. I-type natin yung imei24.com serial number or imei24.com. So ayan, sundan nyo lang ako guys. So and then ayan, Apple serial number, check. So press nyo
Then antayin nyo lang. Then kung makikita nyo yan, scroll down natin. Sundan nyo lang ako. Then so balik natin. So kung may nakikita ka niya, so ituturo ko sa inyo. So ito yung ano, check IMAI. So copy paste nyo long phrase, and then i-paste nyo dito yung IMA serial number, and then check. So antayin nyo. So may lalabas dyan na I am not a robot, eh click nyo. And then isa pa, I am not a robot, and then antayin nyo lang. Diyan makikita mo yung ano, history ng cellphone mo, is to buy isang PK or original. Kasi kung PK yung cellphone mo, walang lalabas dyan. Iba yung lumalabas yun, eh not found. So ngayon yan, may lumalabas na yung IMEI. So andyan na sa taas, and then yung capacity ng self memory niya, and then model, and then serial number niya. Yung replacement, no, bago pa siya nandiyan, makikita yung warranty, and then mga history niya nandiyan. So expire na yung ano, cover technician. So ibig sabihin bago pa, hindi mo talaga siya madadaya. So ayan guys, yun lang po. So huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking munting channel. At kung bit niyo yung aking channel, mag-like at mag-comment lang kayo sa baba. So thank you guys. Sana may natutunan kayo kahit papaano, or may nakuha kayong idea dito lang sa aking channel yan mga baba.